Dahil wala tayong nahuli mga master, ano na lang. Tutorial na lang muna yung gagawin ko. Ito yung ginawa ko mga master. So kailangan pagka gumawa ka mga master ng trap. Ano, kailangan yung nasa bundok ka o sa ano, bukid mo. Kailangan gumawa ka ng trap, hindi yun sa mga damuhan, yan, mga damo-damo, mga ganyan, walang ibon dyan. Kumakain lang yung mga ibon sa mga medyo ano, ganito lang, yung hindi madamo kasi nandyan sila naghahanap ng pagkain sa lupa. So kailangan, hindi sa damuhan ka gumagawa. Yung parang daanan ng mga tao, mga master, okay na yun. Saka yung ilalim din kasi ng bundok, may mga party talaga na ano, yung walang masyadong damo. So dyan ka kailangan, dyan ka pwedeng gumawa ng trap. So tapos ganito lang yung paggawa niyan mga master. Madali lang naman to, pero ano ko na lang din, papakita ko na din sa inyo kung paano ko ginawa. Para ganito yun mga master, pagka yung ibon, mamaya ko na ipaliwanag kung paano ko ginawa mga master. Ang yung ibon naglalakad, hindi mo lalagyan ng mga pagkain ng ibon dyan, hindi, wala yan, hindi pwede, ano yan, pwede yung wala lang ganyan mga master. Oh, dito dadaan yung ano, siguraduhin mo lang na may mga nakabakod dyan sa ano nya, ganyan, may nakabakod yan, tusok lang hanggang dun sa area na pwede niyang lusutan. Dito parang trap lang din ng baboy damo to mga master. Pero maliit lang yung tali natin, kaya pang ibon lang siya. Kailangan ano, gawan mo ng bakod. Para pag nakapunta dito yung ibon, for example, dito siya, yung ibon. Pag naghahanap-hanap siya ng pagkain dyan, pag napunta siya dyan, pag napadpad siya dito, pag nagawi siya dito, wala na siyang ibang dadaanan kundi dyan lang. Kasi may mga bakod na dito. Yan, hindi naman yung ibon pabalik-balik lang doon sa ano niya, pinapakainan niya, kaya ano yan, maglalakad talaga yan papunta sa ibang lugar na naman tulad ng tikling. So dito sila dadaan, wala na silang choice, dito na sila dadaan. So pagkadaan niya dito, maapakan niya to yan, no? For example mga master, tingnan nyo pagkaapak niya nito yan, wow! Automatic yung paa niya huli. Yan. So ngayon, ipapaliwanag ko na lang kung paano ko ginawa. Hindi totoo yan. Saka ano naman itong tinuro ko mga master, na ipakita ko naman talaga na marami na tayong nahuli nito. Same lang din sa baboy damo. Bala ko nga pagka na-monetize na yung channel ko, baboy damo na naman yung... Google, barinig kita sa mukha. Itatrap ko dun sa bundok mga master. Kaso wala pa tayong budget na panggastos araw-araw, kaya hindi ko pa magagawa, kaya patulong na lang po sa mga baguhan, hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, patulong na lang po mga master. Ano ka na sisira, ulo? So ito lang yun mga master, ganito may pagka yung ganito, paggawa nito mga master, ano lang naman, madali lang naman, ganito lang siya. Sanga ng kahoy na hindi malutong, para pag ano mo, binali mo siya, hindi mababalik. So ganyan lang siya. Mahirap mag video kasi mga master, mag isa lang, kaya one hands na lang yung tutorial natin. Dito siya, ganyan siya mga master. Oh, ganyan siya, tapos dito ulit. So ganyan na yung itsura niya mga master. Ganyan na siya. So yung gagawin mo niyan, tutusok mo lang sa lupa. Yan na lang. Tusok mo siya. Ganito na yung itsura niya. Pag natusok na siya, may tibay na. Hindi na siya na yung ano naman, yung hindi mabubunot ng ano natin, yung pampitik natin na kahoy. Yan. Ganito na yung itsura niya. So ngayon, bago pa gumawa nito mga master, kailangan may
O pwede rin naman kasi, pwede naman mag ano ka, yung ganito kahoy mga master. Dito ko ginawa kasi nakita ko tong kahoy na to na pwedeng gawing pampitik. Ito. Ito nakita ko kasi siya. Saka maganda rin yung pwesto. Kaya dyan ko na lang siya ginawa. Kaya hindi naman tayo na bigo dito kasi may nahuli naman tayo ditong emerald dab saka anong daga. Walang kwenta yung daga pero nahuli siya. Dito ko siya. Ano saman? Nakaano talaga siya dyan mga master. Hindi siya nabubunot kasi tumubo siya dyan. Saka kung wala naman yung area, yung area nyo, kung wala namang kahoy na tulad nito na pwede natin gamitin, kung may nakita ka ng mga kahoy dyan sa may bandang kung saan saan parte gusto mo, nakita mo, pwede mo siyang putulin, tapos tusok mo na lang siya. Tutusok mo na lang din siya kung saan mo gusto. Kung saan ka komportable na ilagay itong ano natin. Itong kahoy na pumipitik para makahuli. Pwede mo siyang putulin. Saka ano mo lang din siya, yung ibaon mo lang din siya ng maayos na hindi siya matatangay ng kung makahuli ng medyo malaki yung manok na labuyo, medyo malakas na yun. Pero kung mabunot man ng manok na labuyo yung mga master, basta hindi lang mapatid yung tali, hindi makakalayo, dyan lang din siya sa malapit kasi mabigat din yung kahoy na sumasabit-sabit din sa mga damuhan. So yun na nga mga master, pagkatapos mo makakita or magtusok nitong kahoy, talian mo lang siya, itali mo lang yun, ano mo dito, yung ganito, tali mo na pa pang silo, ganito. Handmade lang to mga master eh. Handmade ko lang to kasi mahal kasi sa online yung ano, yung parang sinulid na makapal, ganito ka laking sinulid, medyo mahal kasi. Kaya ginawa ko, wala akong budget, ginawa ko, ano na lang, naggawa na lang ako. Ano lang to eh, sako lang to mga master, sako ng bigas, ginawa kong ano, ganito. Yan. Matibay din naman siya, hindi naman siya, hindi naman basta-basta mapuputol din mga master, basta bago. Yan. Sako lang yan, ginawa ko lang. So ngayon, pagkatapos mong itali dyan sa dulo, kuha ka din ng kahoy na ano, yung sukat dito mga master, kahoy na sukat dito na hindi siya talagang sasaya dito sa may lupa. Para pagka pumitik siya, wala siyang sasabitan. Ganito lang yun mga master. Ganito yun mga master. Oh. Kailangan yung distansya ng mga master sa lupa, ganyan. Yan, kita nyo naman siguro. Siguro 1 cm. O kahit na hindi, ano pa, sobra pa sa 1 cm, basta hindi lang siya sasabit sa lupa pagka pumitik siya. Ganyan. Hindi siya sasabit pagka ganyan. So ito na yung nagawa ko mga master. Ito na siya. Tali mo lang siya dito. Dito lang naman siya tatali. Ganyan kalayo. Depende yun sa ano nyo mga master. Depende yun sa pag-unat nyo dito sa may kahoy. Kung sa pagbatak nyo dito sa may kahoy. Sa paghatak mo. Yung hindi na siya masyadong ano naman, hindi masyadong pwersa na hindi mabubunot to itong ano natin, kasi may mga lugar din kasi na malalambot yung lupa, so kailangan doon lang siya sa kaya niya igilan yung kahoy. Kahit hindi naman siya ganyan ka layo distansya, kahit dito pa sa baba, minsan baba yan, basta makakagawa ka lang ng pabilog dito, yung makaka ano sa trap natin diyan, yung pabilog, yung makakahuli ng paa. Pagkatapos nyo ng master, paglagay, tamang paglagay naman nito dito sa likod, dito mo siya idaan, dito, huwag dito, bola lang yan, maling mali dito. Pag dito nyo nilagay mga master, maling mali kasi pag na pumitik siya, yung matatamaan, unang matatamaan mga master, yung pabilog natin na ginawa diyan, yung makakahuli ng paa, yung ano natin, yung bali trap natin, masisira yun. Ikot pag dito sa likod dyan, kung dito mo siya sa likod yan, pag pitik niya, pag ganyan siya, pag ganyan.
bitawan pa. So kailangan sa likod siya idaan, mga master. Wait, ay ikabit ko na muna, mga master, para makita nyo. Ikabit ko. So yun, mga master. Yan. Yan siya. Tapos may gawa ka rin na ganito. 100 lang to, mga master, ha, partida na yan. Pero talagang mahirap, mga master. Hindi biro. Saan ba to? Ganyan siya, mga master. Gawa ka din ng kahoy na ganito. Yung sukat dito na ganyan. Tamang-tama lang. So, ganyan. Ipit mo lang siya. Pag ganyan lang siya. Dito mo siya. Yan. Ganyan yung tura niya, mga master. Pero sigurado na isang ano lang, kunting sagi lang, kunting apak, adjust mo lang siya pababa. Adjust mo lang siya pababa para kunting apak, wala na, tikitik ka agad, kaya automatic huli. Ganyan siya, mga master, oh. Yan, sa likod ko ipapakita. Yan, malinaw. So, pagkatapos itong tali naman, mga master, ito tali natin, gawin natin pagkulog dito. Huwag nyo siyang ilusot dito, dito huwag nyo siyang ilusot, dito huwag nyo ilusot dito, kasi pag nahuli babara yung ibon dito, mamamatay. So dito mo siya higaan lang, dito lang dito. Ganyan lang siya, dyan lang. Ganyan lang siya, dito patungo lang sa dito, dito sa gilid lang, ganyan, hindi rin din sa gilid, basta huwag nyo lang siyang ilusot. So bago yan, gawa ka muna ng mga ganito, ito stick, parang gawin natin ano, yung apakan nila, ganito, kahit apat, pwede na, pero mas maganda yung marami, kahit anin, pero sa akin apat lang kasi buhag-hag ko naman pagkalagay. Ganyan lang siya ilagay yung mga stand dito lang, dahan-dahanin lang para hindi kumitis, hindi. Kasi yung mukha niya, mga master, distansya niya dito, kasi may mga marami na ano na nangyayari na pumipitik siya. Tatamaan yung mukha, tatamaan yung mukha mo, sakit pa naman yun. May problema kung matamaan ka sa mata, matutuwa sa'yo yung mga ibon. Yan, mga master, dahan-dahanin lang. Tapos yung mukha mo, distansya mo lang dyan para iwas distract siya. So ganyan na yung itsura niya, mga master. Ganyan na siya. Tapos ito naman, ito yung pabilog dito, mga master. Yung pagbuhol naman sa dulo, for example, may pero hindi ko napuputulin, mga master, ha? Ganito lang yung paggawa, mga master, para mas malinaw. Kunwari ito tali, ganyan mo. Ganyan lang. Napaka-sensi lang naman. Ganyan. Ito, mga master. Ganyan lang siya. Tapos putulin mo na to. Pinakadulo. Yan. Ganun lang yun, mga master. Kasi-kasimple lang naman. Pero kapagkita ko pa rin para siguradong ma-ano, walang sablay pagka gumawa kayo ng trap. Tapos paglusot naman, mga master, ganyan lang. Ito yung dulo. Yan. Ganyan lang, oh. Lusot, ganyan lang, lusot mo lang, ganyan, buti hilahin mo, ganyan yung mangyayari, mga master. Lusot mo lang, gusto mo lang siya na maayos, yan, yan na siya, ito na siya, ganyan na yung itsura niya. Tapos, ibibilog mo sa dito, ganyan na yung gagawin mo dito, kung saan siya komportable. Pag ganyan, medyo ganyan yung itsura niya, mamabaliktad,
military muna siya bago naman siya. Kung saan sa hiyang, kung saan portable yung tali natin na hindi kumukontra para walang sablay mga master, ganyan. So pagkatapos mong ilagay yan mga master, ipitin mo lang siya kahit mga bato-bato na maliit mga master, ganyan, ipitin mo siya dyan para kung may hangin man, hindi ililipad. Ipitin mo rin dito sa kabila para matibay talaga yung sure ball talaga mga master, na hindi masasayang pag may umapak, huli talaga. Yan, ipitin mo lang. Ganyan lang mga master. Kita mo na ako yun, ha? Hindi na siya. Tapos na yun mga master. Pag umapak yan, pinakita ko naman kanina, sure ball yan mga master. Saka huwag yung kalimutan yung bakod. Dito bakod hanggang sa may pwede niyang lusutan. Dito rin. Kaya kung pupili kayo ng pisto mga master, huwag naman yung masyadong yung masyadong maluwag yung ganitong area. Kailangan malapit lang yung dulo na pagbabakuran mo. Tulad nyan, yung pisto na nilagyan ko. Ganyan mga master, ito puno na ng niyog. Doon, bato na. Kaya wala na siyang ibang mapupuntahan. Ganyan lang siya mga master. Wala nang lagay-lagay na pagkain dyan, kasi yung kinakain ng mga ibon mga master, mga buto-buto lang ng mga kahoy. Yung buto ng mga bunga ng kahoy, yun lang yung kinakain, lalo ng emerald dove. Saka yung mga tikling mga master, nahuhuli ko sila kasi ilog dito sa amin, dyan sa bandang dyan, ilog na yan dyan, may mga tubig-tubig na yan dyan. Umiinom sila or naliligo, pagka pumunta sila dyan, napadaan sa dito, kaya nahuhuli. Kaya kung doon man sila galing, naliligo sila dyan, tapos pupunta sila dito, magawi sila dito, nahuhuli din. Saka yung paglagay nyo ng trap mga master, kung saan yung lugar na pwede nyo gusto nyo lagyan, lagyan nyo kahit magkalapit. Kasi sa akin ito lang, nandiyan yung isa. Yung isa din nandiyan sa baba. Magkalapit lang talaga mga master, para pag may nagawin na ibon dito, kung paikot-ikot sila dito, walang kawala mga master. Yung sa akin, nandiyan. Magkalapit lang. Kung saan yung magandang pisto na pwede maglatag-latag yung mga ibon, magkadikit lang dyan. So yun lang mga master, sana po natulungan ko po kayo mga master, at may natutunan kayo sa tutorial ko. Kahit simpleng tutorial mga master, kahit simpleng lang paggawa, sulit naman mga master, kasi may nakikita na tayo, may napatunayan na tayo na marami tayong nahuli. So sa mga baguhan pa lang mga master, subscribe na lang ng aking channel mga master, para makapag tutorial pa tayo ng maraming klaseng trap dun sa bundok, kasi marami tayong pwedeng hulihin tulad ng baboy damo. Yun nga, yung baboy damo hindi ko pa gawa kasi malayo na yun, saka wala tayong budget pang araw-araw mga master, kaya dito lang muna ako sa bandang baba ng bundok. Ibon lang muna yung kaya natin, kasi pwede naman siyang gawin pagka tapos magtrabaho sa bukid, magpapahinga alas 11, pahinga na yan, tapos balik namin alauna. Isang oras mga master, makakagawa ka na lang kung mabilis kang gumawa, pag expert ka na. Isang oras mga master, makakagawa ka na ng 10 trap. So mabilis lang siya. Pero yung baboy naman mga master, kailangan ng mga materialis yun. Yung matibay na lubid, yung pinaka-importante, yung matibay na lubid. Saka, pag yun ang ginawa natin dun sa bundok mga master, wala na tayong ibang magagawa na trabaho. Kaya, hindi pa tayong pumunta dun kasi wala pa tayong budget. So, patulong na lang po sa mga baguhan. Mapag-adventure na naman tayo ng ibang klaseng pang-trap dun sa bundok. Sa may talaga, pinaka-tukpok ng bundok. So, ikakat ko muna. Papakita ko sa inyo yung bundok kung saan tayo, yung target natin.
saan tayo gagawa ng mga trap. So yun mga master, yun yung ano natin, bali target area mga master, doon sa pinakatuktok ng bundok. Yun mga master, sobrang lawak. Yan yung target natin pagka nakuha na natin yung 1k subscriber, pwede na tayong umakyat dyan mga master. Pag na-monetize na tayo, sana po. So yan lang mga master, hanggang dito lang muna tayo.